Magandang araw mga bata! Samahan niyo ako muli sa isang kwentuhan na tiyak na kapupulutan ng aral. Ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa isang manok. Nakakita ka na ba ng isang manok? Magaling! Ipapakilala ko sa inyo si Monica, isang manok na sobrang sipag pero hindi nag-iingat. Maraming batang mahilig tumulong sa mga gawaing pambahay pero kadalasan lagi silang napapagalitan dahil nagkakamali. Ganito ang nangyari kay Monica Dalos-Dalos, isang manok na bagamat napakasipag, napakamatulungin, pero lagi siyang nadidisgrasya. Tayo na tunghayan ang kwento na pinamagatang si Monica Dalos-Dalos. Ito ay kwento ni na L.E. Antonio at P.T. Martin, guhit naman ni Renato Gamos. Si Monica Dalos-Dalos. Si Monica Dalos-Dalos ay maaga kung gumising. Ang dahilan niya'y para maraming matapos na gawain. Tuwing umaga, sa halip na pumutak, pagwawalis ang kanyang hinaharap. Totoong si Monica ay masipag, pero siya'y walang ingat. Nang makita niyang marumi ang pugad, ito'y kanyang nilinis kaagad. Sa kalilinis niya, nabutas ang pugad. 10 itlog ang nahulog at nabasag. Nang makita namang nagkalat ang mga dahon sa bakuran, winalis din niya ang mga ito sa kasinindihan. Pero biglang lumaki ang apoy. Muntik pang masunog ang ginikang nakabunbon. Galit na galit ang lahat ng manok. Hinabol si Monica na nangangatog sa takot. Nakarating siya sa kusina ng isang bahay at nakita sa lababo ang maruruming pinggan. Hinugasan niya ang mga pinggan at binuhat. Pero dahil sa bigat, si Monica ay nadulas. Pagpasok niya sa salas, nakita ni Monica ang maalikabok na misita. Nang nilinis naman niya, natabig ang plorera. Habang pinupulot ang basag na kasangkapan, biglang dumating ang may-ari ng bahay. At si Monica Dalos-Dalos ay hinabol ng taga. Habang lumilipad ay kanyang nawika. Tak-takakang! Kumakawa ka na nga ng mabuti! Ikaw pa ang masama! Tak-takakang! Doon nagtatapos ang ating kwentuhan. Laging tandaan, maaari tayong tumulong sa mga gawain sa bahay, pero lagi tayong mag-iingat. Nakuha ba mga bata? Magaling! Hanggang sa muli, paalam!